So tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral at ang bulbo sa Banal Espiritu. Ang topic po last week, The person of the Holy Spirit, now yung the promise of the Holy Spirit. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Right? So tayo po ay kagad ng magbasa ng ating mga talata. John chapter 14, verse 16, ang sabi po, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol, comforter, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng Katotohanan. Siya ang Espiritu ng Katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Alright? Verse 18, hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Sa King James Version, I will manifest myself to them. So ang kanyang ang buhay ni Jesus ay may hahayag sa kanila o sa kanya. John chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ngunit pagdating ng katotohanan, John chapter 16, verse 14. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tata, seal, no? Ng pagkahirang sa inyo. Ephesians chapter 1, Efeso 1:13. Ngunit pagdating ng tagapagtanggol, balik po tayo sa John chapter 15, ang Espiritu ng Katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat
sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob sa atin. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sapagkat ang taong di pinananahanan ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, ang mga iyon at tila di nila maunawaan o naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya ilahin ko pong ulitin. Sapagkat ang taong di pinananahanan ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon. At di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Okay. So, ipagpatuloy po natin. Tingnan natin yung ating illustration. So, sa ating pong picture dito, ay makita po natin ang Holy Spirit, Word of God, and then Spirit, Soul, and Body. Alright. So, ito yung kabuuan ng tao. Lagi po natin inuulit upang sa ganun ay ating pong maunawaan kung paano tayo lumakad bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos na lalakad sa spiritual at lalakad sa pananampalataya. Okay po ba? So, ito yung sangkap natin. Spirito, kaluluwa, at katawan. Okay. So, sa katawan, nandyan po yung mga natural world. Nakikita po natin ang physical, natural. Sa pamamagitan ng ating limang senses. So, sa body natin, nandoon yung five senses. Nakikita, narinig, nararamdaman, o yes, feeling, natitikman. Okay? Naamoy. So, yun po yung body natin. Ito po yung five senses. Alright? So, sa pamamagitan ng limang senses na ito, okay, na kung saan, atin pong nalalaman kung masarap ito at nasasaktan tayo, no? At masama ang ating nakikita sa pamamagitan po ng body, na kung saan ang body, alright, ang siyang pamamaraan upang sa ganun, ang physical world ay atin pong makita, maramdaman sa tulong ng kaluluwa. Okay po ba? So, hindi mo maintindihan ang mga bagay sa katawan mo at hindi mo maintindihan ang mga bagay dito sa mundo without your soul. And that is, soul is mind, nandoon yung mind, nandoon yung personality, at nandoon po yung ating emotion, damdamin, no? Kalungkot, nalulungkot ka ba, masaya ka ba? So, maunawaan mo ang mga bagay na ito sa iyong soul and body, alright, through your mind, sa pamamagitan ng iyong kaisipan, na merong impormasyon, ayun, impormasyon na malalaman mo sa mundong ito. At ang impormasyon na iyon ay magkakaroon ka ng pangunawa sa pamamagitan ng iyong soul. Okay, naunawaan po ba natin? Andiyan mo ba tayo? Alright? So, ganun po tayo nag-ooperate. Okay po ba? So, ngayon, ang isang taong hindi born again, ang taong walang pagkilala sa ginawa ni Kristo sa kanyang buhay, wala siyang personal understanding with Jesus about His death, sa kanyang kamatayan dun sa krus. Ang taong yon at sinasabi ng Biblia, no, siya ay patay. Okay?
For all have sinned, Romans chapter 3, verse 23, and come short of the glory of God. For the wages of sin is death. Dahil sa kasalanan, no, ang tao ay nawalay sa Diyos, kaya siya ay hiwalay sa kaluwalhatian sa Diyos. Hiwalay siya sa mga bagay patungkol sa Diyos. Kung ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, kung ang Diyos ay kagalingan, kung ang Diyos ang kapayapaan, ang Diyos ang nagpapala, ang Diyos ang tagapagligtas, ang taong walang kaugnayan sa Diyos, siya'y hiwalay, siya'y patay patungkol sa Diyos. Paano siya hiwalay? Sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Alright? Ang espiritu ang umuugnay sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan, ang kalikasang makasalanan ng tao na namana kay Adan, okay? Namana kay Adan, kaya ang tao ay hiwalay patungkol sa Diyos. Okay po ba? Kaya ang taong walang Diyos o walang pag-unawa sa Diyos, walang kaugnayan sa Diyos, bakit siya walang kaugnayan? Dahil hindi niya kinikilala na si Kristo ay namatay na para sa kanyang kasalanan. Kung ano ang ginawa ni Adan, lahat ay naging makasalanan. Sa isang taong nagkasala dahil ang tao ay galing kay Adan, ang lahat ay nagkasala dahil sa isang taong nagkasala. Okay po ba? Pero merong Adan na dumating, nakaanyo, at yan ay si Kristo. Meron po bang Kristong dumating sa mundo? Pasko na naman, December na. Bakit? Kailangan siyang dumating upang sa ganon, maging anyo siya ng unang Adan. At bigyan niya ng solusyon ang ginawa ng unang Adan na sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao na si Adan, ang lahat ay naging makasalanan. Kaya ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa gawa ng isang tao. Antindihan niyo po. Okay. Amen. So tayo, ang buong sangkatawan ay galing kay Adan. Okay po ba? Subalit, may dumating, may solusyon na kaanyo ni Adan at yan ay si Kristo. Ang sabi ng Romans chapter 5, dahil sa isang tao na siyang sumunod, ang lahat ay naging matuwid. Dahil kay Kristo. So, sinolusyonan ni Kristo ang kasalanan ng buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo na namatay siya sa kabayaran ng kasalanan. Ang kasalanan ay dapat bigyan ng katarungan at si Kristo ang nagbigay ng katarungan sa kasalanan ng isang tao at nahawa ang buong sangkatawan at si Kristo ang daan ng kasalanan ng isang tao. Kaya kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, tinanggap niyo mo ba ang Panginoon? Ibig sabihin, kinilala mo ang ginawa ni Kristo sa buhay mo na yung kasalanan na yon na nagpahiwalay sa tao, sa Diyos, ikaw ngayon ay meron ng kaugnayan kay Kristo o sa Diyos dahil kay Kristo. Bakit? Kasi dahil sa kanyang katuwiran na ibinigay niya sa iyo. Naintindihan po ba natin? Alright, dahil sa katuwiran, kaya ikaw ngayon ay born again. Born again ka dahil ang spiritong patay ay nabuhay. Paano nabuhay? Spiritong patay, ibig sabihin, separated, but now you have life, meaning you have a relationship. Meron ka ng kaugnayan sa Diyos dahil binago ang spirito mong makasalanan. Ngayon, ang spirito mo ay banal dahil sa kabanalan ni Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, mga kapatid, ito yung born again experience. Hindi yung pagbabago ng buhay ang born again experience. So, hindi ang soul ang na-born again at hindi ang body ang na-born again. Naintindihan mo ba natin? Kaya pareho pa rin ang iniisip mo nung na-born again ka. Pareho pa rin ang nararamdaman mo. Pareho pa rin ang personalidad mo. Kung ikaw ay sanguine, melancholic, anuman ang iyong personalidad, ikaw man ay malungkutin, ikaw man ay loner, ikaw man ay madaldal, tahimik, okay? Anuman ang personality mo, nandyan pa rin yan. Hindi nagbago ang iyong personality.
Amen. Hindi nagbago ang iyong pangunawa, ang iyong kaisipan. Okay? Kaya kung hindi ka marunong mag-English, nung na-born again ka, hindi ka pa rin marunong mag-English. Amen po ba? Alright. Kasi hindi na-born again ito. Ito yung na-born again, yung spirito mo. Atin dyan tayo po. Kaya po, kapag ang tao ay hindi na-born again, siya ay nabubuhay lamang sa dalawa, soul and body. Ito lang ang kanyang naunawaan. Ito lang ang bumubuhay sa kanya. Ang bumubuhay sa kanya ay kung anong naunawaan niya sa physical world. Ang bumubuhay sa kanya ay kung anong naunawaan ng mga senses niya. Doon siya nabubuhay. Hello? Okay? Kasi hindi mo pwedeng ipamuhay ang hindi mo naunawaan. Kaya kung ang naunawaan mo ay limang bagay lang sa iyong sarili, ang nalalalasahan mo, okay? Ang nakikita mo, okay? So, eto lang ang bubuhay sa iyo. Kasi doon lang yung alam mo eh. Naintindihan po natin. Okay? So, yun lang bumubuhay sa'yo. Ngayon, kung alam mo yung personality mo, alam mo yung nararamdaman mo, meron kang damdamin. May damdamin po ba kayo? Okay. Alam mo kung kailan ka malungkot, alam mo kung kailan ka masaya. Alam mo kung madaldal ka o hindi. Alam mo kung anong abilidad mo. No? Nalalaman mo yan because of the information na ibinibigay sa'yo. Alright? So, kapag ganun ang impormasyon at naunawaan mo, definitely, ito lang ang may pamumuhay mo. Okay? Okay? So, mga kapatid, ang isang hindi Kristiyano, dahil siya'y hiwalay sa Diyos, ito lang ang pwede niyang malaman. Hindi niya pwedeng malaman ang patungkol sa Diyos dahil iwalay ang kanyang espiritu. Naintindihan po mo natin? Hello? Okay? So, hiwalay siya eh. Paano niya maunawaan? Hiwalay siya. Okay? Kaya kapag na-born again ka, ibig sabihin kapag na-born again ka, meron ka na ngayong kakayahan para maunawaan ng Diyos dahil ikaw ngayon ay meron ng kaugnayan sa Diyos. Okay po ba? Dahil kayo, ikaw ngayon ay merong ng kaugnayan sa Diyos. Okay? Na dating patay, na dating hiwalay, ngayon, nagkaroon ka ng kaugnayan, kaya ikaw ay buhay. Kaya nga, eternal life is relationship. Eternal life is connection with God. That is eternal life. Eternal life, hindi po heaven. Okay? Eternal life is relationship to the Father. Knowing God, knowing Jesus, knowing the Father in your life. Alright. So, born again po ba kayo? Born again po ba kayo? Oh. Ngayon, okay? Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 17 hanggang verse 18, ang sabi ni Pablo sa mga Epeso, na born again din ang mga Epeso, huwag kayong mabuhay na katulad ng mga hentil. Bakit niya sinabi na huwag kayong mabuhay na katulad ng mga hentil? Kasi mga hentil ay walang kaugnayan sa Diyos. Bulag sila sa katotohanan. Okay? Kanya po, kung tayo ay mabubuhay na katulad ng mga hentil, ibig sabihin na wala silang kaugnayan sa Diyos, ito lang ang kamukha lang tayo ng mga hentil na hindi na tayo nabubuhay lamang sa dalawa. Sa soul and body. Doon lang tayo din nabubuhay. Yun lang ang ipinamumuhay natin. Doon lang tayo nabubuhay. Kaya sabi po ng verse 18, you are alienated. Ikaw ay dayuhan sa bagong buhay na binigay ng Diyos. Bakit po tayo dayuhan? Kasi ito lang ang alam natin. Ito lang ang gusto natin. Ang soul and body. Yun lang ang gusto natin at yun lang ang alam natin. Kaya po,
hindi tayo nalalayo sa mga taong walang kaugnayan sa Diyos kasi pareho lang ang ating ipinamumuhay. Same realm. Ibig sabihin, iisa lang ang kaharian na ginagagalawan natin. Ang mundo, ang ating katawan, at ang ating kaisipan, ang ating personalidad, at ang ating nararamdaman. Okay po ba? Kanya po, mga kapatid. Mahalaga na kailangan bilang isang Kristiyano ay maunawaan natin ang bagay na ito upang sa ganoon, hindi lang tayo nabubuhay dito sa dalawa at sa mundong ito, kundi mabuhay tayo ngayon sa ating espiritu. Hello? Hindi lang sa ating nararamdaman, hindi lang sa nakikita natin, okay? Hindi lang kung ano sinasabi ng mundo, hindi lang kung anong personalidad natin, ay doon lang tayo mabubuhay. Kundi, amen, meron tayong pwedeng pagugutan kung ano ang kainan nito. Okay po ba? Ay meron tayong pwedeng pagugutan at yan ang ating espiritu. Meron tayong other choice. Amen po ba? Meron tayong other option in life. Amen. Sa buhay po natin. Okay? So, kung tayo po ay hanggang dito lang tayo, talaga naman pong hindi tayo mabubuhay na bilang tunay na anak ng Diyos. Kaya malaman natin kung ano ang kalagayan natin sa espiritu. Kalagayan ng ating bagong buhay na bagong espiritu. Okay po ba? Okay? Kaya kung ano man ang kainan natin sa katawan, merong solusyon ang kainan ng katawan natin, ang ating espiritu. Okay po ba? Kung mahina tayo sa ating emotion, no? Agad tayong nagbe-breakdown, agad tayong natatakot, nag-worry, meron tayong option, Jesus, our spirit, ay nandyan ang kapayapaan ng Diyos. Nandyan ang kagalingan ng Diyos. Kung sasabihin ng mundo, stage 5 ka na, it's stage 10 ka na. Meron bang stage 10? Oh, yes, totoo yan, sinasabi ng mundo, pero merong sinasabi ang Espiritu sa iyo sa pamamagitan ng banal Espiritu. Kaya po mga kapatid, ang bagay dito ay may limitasyon. Merong tagumpay na nandito, may kapayapaan na nandito, but sabi ng Bible, it leads to death. Hindi nagiging sapat ang lakas na ibinibigay ng pagkain. Hindi sapat ang anumang gamot. Hindi sapat ang lahat ng tao. Merong hangganan kapag dito lang nabubuhay. Pero kapag ikaw ay natutong mabuhay, hindi ka lang nabubuhay sa bawat tinapay, kundi sa bawat salitang na mumutawi sa bibig ng Diyos, and this is forever. It leads you to eternity. Amen. Kaya nga, you will not die, sabi ng Bible, but you live forever because you are living in the Spirit who you are in Christ. Amen po ba? So, kailangan nating maunawaan ang bagay na ito. Kung ano ang kalagayan natin sa Espiritu. You are born in the flesh and born in the Spirit. Kaya kung hindi ka aware dito sa buhay mo, sa Espiritu, na nandyan ang Holy Spirit, na nandyan ang kapayapaan ng Diyos, na nandyan ang kagalakan ng Diyos, nandyan ang tagumpay ng Diyos sa buhay mo. Amen. Nandyan ang pagpapala ng Diyos. Yes, dito may pagpapala din. Yes, meron ding abilidad dito. But there is a limitation. Amen. May limitasyon po ito. Laging may kulang. Laging may kulang. Di ba? But here, wala pong kulang dito. God will take care of everything. My God, your God, will supply all. Amen. All. Alright? Your needs. Okay po ba? So, sapat ang Diyos is more than enough in our lives. Kaya kailangan ngayon, maging aware po tayo wherein the Holy Spirit ang siyang ibinigay na pangako ng Diyos sa atin. No? Na siya ang maging tagapagtanggol po natin. Very, very important ang Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano.
paano siya nagiging tagapagtanggol? At ang sabi po ng verse 16, tignan, basahin natin muli. Ang verse 16, tignan nyo. Alright? Ano, yung chapter 6, chapter 14, yung una, pinakauna. Yung pinakaunang ano natin. Alright. So, ang sabi po ng Panginoong Jesus na pangako niya sa mga disciples na ito rin ay pangako rin niya sa atin na kung saan ibibigay ng Ama ang isang tagapagtanggol, comforter, na ang tagapagtanggol na ito ay magiging kasama ninyo. At ang kasama natin na tagapagtanggol na si Espiritu, ang Espiritu Santo ay magpakailanman, mananatili siya forever! Oh. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Tingnan natin, verse 17. Ano mo sinasabi? Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng salibutan. So ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos ay hindi nakikita ni nakikilala ng salibutan. Kasi bakit? Sila po ay hiwalay sa Diyos. Okay po ba? Hiwalay sila sa Diyos. Pero ang isang taong born again, ngunit, born again ka ba? Konti na lang yung born again. Ha? Ngunit ang isang born again, listen, nakikilala ninyo siya sapagkat, bakit natin siya kakilala? Siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Alright? Okay? Pastor, parang hindi ko kakakilala ang Holy Spirit. Kaya po ngayon ay ipinapakilala namin sa inyo. Okay. Makikilala niyo siya. Bakit? Nung na-born again kayo, na-born again ako, ito ay sumaakin. Sumainyo. Alright? Sumainyo ang Banal Espiritu. Kaya makikilala ninyo. Kanya lang hindi natin nakikilala dahil hindi ipinapakilala sa atin. Kaya, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Upang sa ganoon, malaman natin at maunawaan. Amen. Ang mga bagay kung ano sa ating espiritu. So maraming mga henerasyon na dumaan, dati hindi natin kilala ang katawan ng tao. Tama po ba yan? Ngayon, nalalaman natin na mayroong kakayahan ng tao at maraming nangyayari. So dahil sa mga impormasyon na dating hindi alam, ay ngayon ay nalalaman. Dating hindi alam ang computer, ngayon nalaman. Ang dating hindi alam ng eroplano, sasakyan, mga sasakyan, ngayon ay nalaman, ngayon ay nandito na. Okay? Pero, hindi ibig sabihin, ang mga bagay na nandito ngayon sa mundo ay wala noon. Hindi ibig sabihin na walang kuryente noon, ay walang kuryente noon. Dumating na lang, hindi po. Nandiyan ang kuryente, nandiyan ang computer, nandiyan ang wireless, pero hindi naunawaan. Hindi nila kakilala. Pero dahil sa mga impormasyon, nakilala nila kung ano ang nandiyan. Kaya mga kapatid, born again ka ba? Kung born again ka, narito ngayon, ang nasa iyo ay ang kabanalan ni Jesus, nasa iyo ang katuwiran ni Jesus, nasa iyo ang kapayapaan ni Jesus, nasa iyo ang tagumpay ni Jesus, nasa iyo ang kagalakan ni Jesus, nasa iyo ang kagalingan ni Jesus, nasa iyo ang pagpapala ni Jesus. Para sa ganon, ang nandyan ay ating maranasan ay kailangan nating maunawaan. Kung paano noon na si Abraham wala po silang kuryente, wala silang spotlight. Amen. Noon, napakahirap po. Paano ayusin ang kilay? Ngayon, napakasimple na lang. Magbayad ka na lang 150, maayos na. Hindi ibig sabihin, wala noon yon. Nandyan. Hindi lang naunawaan ng tao. Amen po ba? Oh. Halimbawa, meron kayong boyfriend ngayon, meron kayong asawa ngayon. Oh. Hindi kita nakikita noon. Hindi. Hindi mo lang ako pansin, pero nakikita mo ako. Oh. Hindi kita nakikita noon kasi hindi mo pa ako naunawaan, nakikilala. Pero nakikita mo ako. Ganun po yun. Amen?
Kaya nga mga kapatid, when you are a born again Christian, amen, what is in Christ is in you. Alright? Amen? Kaya po, tingnan niya, verse 18, hindi niya tayo iniwan na ulila. Babalik siya sa atin. I will never leave you nor forsake you. That is the promise of Jesus Christ to the disciples. Na hindi ibig sabihin na kapag siya'y nag-resurrect, ay siya'y iiwan na mag-iisa, no? Mananatili siya sa inyo, sasamahan niya kayo, amen? At yan ang banal na Espiritu na isa siyang persona na kasama siya sa triune God, God the Father, God the Son, and the God Holy Spirit. He is a person. Kung si Jesus ay person, kung si God the Father is a person, then the Holy Spirit is a person. And it dwells in us. You are now the temple. It dwells the Holy Spirit. God Himself, ang mismong Diyos, ay kasama mo. Kasama mo siya, mga kapatid. Amen. Oh. Okay? Kaya kung ang mundo ay sinasabi niya, ha, kahit wala kang paa, ay pwede kang mabuhay. Di ba? Kahit wala kang kamay, pwede kang mabuhay. Pinapakita po sa YouTube, pinapakita. Walang kamay, walang paa. Ano ang kanyang potential? Ang potential niya ay ang kanyang bibig. Amen? Nakakabihis siya ng mag-isa. Pero yung may kamay, may paa, hindi nakakabihis mag-isa. Bakit nakakabihis siya? Kasi ginagamit niya kung ano ang nasa kanya. Amen? Alright? Kung ang bibig niya ay nagiging, namamaximize ang bibig. Dahil wala siyang paa, wala siyang paa, at wala siyang kamay, minamaximize niya. Kaya mga kapatid, meron silang option, but you as a Christian, me as a child of God, I have a better option in my life, and that is Jesus. That dwells in me, lives in me, na nasa akin, na hindi ako ulila, na nag-iisa lang, walang pagmamahal, walang atensyon, no? Puro mga negatibo ang nakikita ko, narinig ko sa sarili ko. Sa mundong ito, mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng Banal Espiritu. Amen. Ang kagalakan, ang kagalingan, mga kapatid, maging aware ka kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal Espiritu. Amen po ba? Alright? So, tuloy natin. Verse 19. Ang sabi niya, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Okay? Ang mundo, hindi siya makikita kapag siya'y nag-resurrect. Pero ikaw at ako'y makikita natin si Jesus na hindi natin nakita noon. Bakit? Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Okay po ba? Alright? So ang Amerika, hindi mo nakikita. Amen. Pero sinasabi mo, ang lamig sa Amerika. Oh, bakit? Kasi you use your senses. Okay? Ginagamit mo ang inyong consciousness, your brain, ay ginagamit mo. Alright? Hello? Oh. Ginagamit mo. Oh. Kahit hindi masarap ang pagkain, sasabihin mo, masarap ang pagkain. Sasarap ang pagkain. Oh. Di ba? Alright? So, meron ka kasing brain, meron kang ability, meron ka kasing senses. Mm. Alright? So, meron kang nararanasan dahil naiisip mo ito. Nagiging buhay sa'yo. Because you have the mind, you have the emotion, you have the consciousness. Mga kapatid, listen carefully. Hello. To experience God and to see God is only through faith. Faith, mga kapatid. Hindi mo pwedeng gamitin ang natural na bagay para makita mong Diyos.
Kaya hindi mo makikita ang Diyos sa pamamagitan na ikaw ay gagaling ng iyong sakit. Hindi po niyo makikita ang Diyos sa pera, hindi niyo makikita ang Diyos sa Facebook, television, hindi niyo makikita, makikita mo ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pananampalataya at pagkilala kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Oh, sige, bigyan ko kayo ng example. Born again po ba kayo? Pupunta po ba kayo ng heaven? Bintana kawari heaven. Oh, bakit meron kang confidence? That is faith. Are you a child of God? Dati hindi natin masabi yun, na ako'y born again, mahiya ka, hindi ka ligtas, hindi ka forgiven. Bakit? Kasi wala kang faith noon, but now you have the faith. Amen. Oh. Okay, sabi po ng Romans chapter 8, tingnan nyo. Romans chapter 8, verse 15. Sapagkat hindi ibinibigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin. Aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Alright? Amen? Oh. Sige, tuloy natin. Then balikan natin uli. Ang Espiritu ang nagsasabi, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Verse 17, at yamang ang mga anak, anak po ba kayo ng Diyos? So kung anak ka ng Diyos, ang sabi niya, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng Diyos. At kasamang, at hindi lang tagapagmana, kundi kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama rin niya o niya sa kanyang kaluwalhatian. Okay, balikan natin verse 15. Alright. Sige. Sige, balikan muna natin yung verse 20, verse 21. Sige, tingnan natin chapter 16. Yan, okay, very good. Sinong tatay mo? Yeah. Wala ang tatay mo ngayon. Naman nyo? May teleport yata. Verse 20 muna tayo. Meron ba tayo? O yan. Sa araw na yon, tingnan nyo, sa araw na yon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama. Right? Through the Holy Spirit, alright? Through the Holy Spirit, you will see that Jesus is in the Father. At ako'y namay nasa at kayo na may nasa akin. Okay? So malalaman natin through the Holy Spirit, no? All right? Through the Holy Spirit that Jesus is in heaven. Di naman natin nakitang namatay. Another example, di naman natin nakitang namatay si Kristo. Pero kinikilala natin, that is faith. Kaya yung iba hindi naniniwala may namatay na Kristo at ang mga iba hindi naniniwala ang nabuhay na muli si Kristo. At karamihan din dyan ay mga Hudyo. Okay? So my dear brothers and sisters, amen, you will see God by faith through the Holy Spirit. Amen? At makikita nyo na kayo, tayo ay na kay Kristo. Ikaw ay na kay Kristo. Okay? Amen? Oh. At, tingnan nyo, napaka-intimate ng ating relationship sa Kanya. Listen. At, ako'y nasa inyo. That is very intimate relationship. Hindi ikaw lang ang kay Kristo sumasa Kanya. Amen? Hello? Sabi ni Jesus, kayo ay nasa akin. So, alimbawa, ito si Jesus. Ito ako. Ang sabi po ni Jesus, ako, o ikaw, Gerard, ay nasa akin. Ito si Jesus. Ako ay na kay Jesus. Tama po ba? But then, hindi ho nagtatapos doon, mga kapatid. Hindi ho nagtatapos doon. Amen. Ano sinabi po ni Jesus? At, ako,
ay nasa kay Jesus at si Jesus ay nasa akin. Ay, antindi po nun. That is intimacy. Naalala ko po yung kapag ako po ay inutusan ng aking mga amo. Tatlong amo ko po sa bahay. Apat daw. Pati skits. Ha? Oh. Kapag nakatawa po yung sapatos, alright? Para po, ito'y matibay. Irarugby ko po magkabila. Para sa ganun po, ang binigyan ko rugby na nakaungang sapatos, kung ito lang ang bibigyan ko ng rugby, ng pandikit, ibig sabihin, ang itong gomang ito ay nakadikit doon sa sapatos mismo, sa leather, tama. O, ito, dumikit. Pero hindi ko po ganun ginagawa. Ang ginagawa ko po, binibigyan ko po ng pandikit itong rubber at yung leather. Para sa ganun po, itong rubber nakadikit sa leather at yung leather nakadikit doon sa rubber. Kaya po, tatagal na hindi sila naghiwalay. Kasi pareho silang nakadikit sa isa't isa. Kaya ikaw at ako ay ikinasal kay Kristo. Palapakan natin ang Panginoon. Oh. Kaya po mga kapatid, intimate ka kay Lord. Siya ang lumapit sa iyo. Siya ang unang umibig sa iyo. Alright? Oh. Kaya po, akala natin nag-iisa tayo. Akala natin nangungulila tayo. Akala natin hindi tayo pinrubayad ng Panginoon. Kasi ang alam mo, body and soul. Ang alam mo yung personalidad mo, yung limitations mo. Hindi ko kaya kasi di naman ako madaldal katulad ni Pastor. No, through the power of the Holy Spirit, I can do all things through Christ who strengthened me. You are not only a body, you are not only soul, but you are a spirit being. Ikaw rin ay merong espiritu na taglay mo ang buhay ni Jesus. Taglay mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Taglay mo ang mana kay Kristo na nasa iyo. Kaya kailangan maging aware pa. That's why my son, give attention to my word. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag ka lang mabuhay sa tinapay na nakikita mo, narinig mo, totoo yan. Pero ngayon, kailangan ikaw ay Kristiyano. Mas higitin mong tanggapin ang katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos. Yon ang sinasabi po ng ating binasa kanina. Hallelujah. In Romans 8:15, ikabit natin yung John chapter 14, verse 16, na siya ang comforter, siya ang spirito ng katotohanan. Tagapagtanggol, comforter, paano siya? Nakapagtanggol at comforter sa akin. Ang sabi po ng Romans 8:15, hindi ang espiritu ng pagkaalipin ng takot. Romans 8:15, sinong tatay mo? Ay. Alright? Oh, ano po? Ibinigay sa inyo ng Diyos ang espiritu upang kayo gawing mga, hindi upang gawin alipin, namumuhay sa takot. Paano natin ito bibigyan ng interpretation? No? Ang tao kasi takot siya sa Diyos. Ang tao kasi takot siya na hindi pagpapalayan ng Diyos. Ang tao ay takot na akala ang Diyos ay katulad ng tao. No? Na kapag hindi ka nag-perform, mali ang ginawa mo, may kaparusahan ka, mayroong penalty, mayroong hindi ka isusweldohan. Hindi iba ang Diyos sa tao. Amen? Alright? So, hindi fear ang ibinigay sa atin. Ang ibinigay sa atin ay kalayaan. Okay? Kalayaan sa ating kaugnayan sa Diyos. Amen? Freedom. The spirit of freedom ang ibinigay sa atin. When there is the spirit of God, there is freedom. Not fear. In our relationship with God, amen, sinasabi ng Espiritu Santo na ikaw
ay anak ng Diyos. Yun ang hindi kayang matanggap ng isang Kristiyano. Na siya ay anak ng Diyos. Hello? Hello? Hindi kayang tanggapin ng Kristiyano na ikaw ay pinagpala at pinagaling na ng Diyos. Yun ang hindi kayang tanggapin. Natatakot tayo. Tinatanggap natin ng Diyos ay makapangyarihan, mabuti. Pero yung kanyang kabutihan at kapangyarihan at pagpapala ay binigay na sa'yo. Yun ang hindi natin kayang tanggapin. Pero kaya mong tanggapin kung sino si Jesus, pero hindi mo kayang tanggapin na si Jesus na kinikilala mong makapangyarihan, pinagpala, mabuti, ay nasa iyo. Yung Diyos na kinikilala mo, ay nasa iyo. Makapangyarihan ba ang Diyos? Oh, ang Diyos na makapangyarihan, nasa iyo ang kanyang kapangyarihan. Yun ang hindi natin kayang tanggapin. Takot nating tanggapin ang bagay na yon sa buhay natin. Oh. Kaya nga, ang sabi niya, sa halip, oh, tingnan niyo, verse 15 pa lang yan, ha? Sa halip, listen, sa halip, hello, sana, ayaw, yun. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya, nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen. Oh. Bakit ka makakatawag? Dahil ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa iyo, nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa iyo, ikaw ay magaling na. Ikaw ay matuwid. Ikaw ay banal. Ikaw ay mahal ng Diyos, unconditional. Regardless of your performance. Oh, nakabase tayo kasi sa ating nagagawa, sa hindi nagagawa. Nakabase tayo sa nakikita at nararamdaman. Hindi tayo nakabase sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Mahal ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos, huwag kang matakot sa sakit mo. Pinagaling ka na ni Jesus. Oh, makakatawag ka sa kanya Ama, ibig sabihin kapag Ama-Ama ko, ang ibig sabihin nun ay personal, is an intimacy. Kung anong alam mong nasa Ama ay sa'yo. Kung ang Ama dito sa mundo ay marunong magbigay, yung pakayang Amang nasa langit. Marunong bang magbigay ang Ama? Amen! Ang Ama marunong magbigay. Pero may limitasyon ng Ama, hindi kayang ibigay ang lahat sa anak. Kaya hindi pwedeng magrebelde ang anak dahil ang magulang hindi na ibibigay ang gusto niya. Yun ang mundo. Yun ang sinasabi ng mundo. Mga kapatid, merong Adan na nauna, yes, nandyan ang mga maraming Adan na nahawa, nagkaroon ng masamang kalikasan. Ang ating environment, ang ating society, ang ating narinig ay puro negative. Hello? Oh. Pero mayroong Ama. Oh, mayroong pangalawang, oh, mayroong Adan na anyo ni Adan. At yan ay si Kristo. Mayroong last Adam, which is Jesus Christ. And telling you, amen, that God gave you the Spirit na nagsasabing, ikaw ay anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Oh. Alam niyo po ba yung pagiging anak? The spirit of adoption, sabi po ng King James Version. At ano po sinabi niya? Bilang anak, tagapagmana ka. Oh, anak ka, tagapagmana. Hello. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya kung sinasabi ng mundo, meron ka pang kulang, meron ka pang limitasyon, sinasabi ng mundo, nagtagumpay ka, mga kapatid, higit pa doon ang kayang maranasan ng isang taong Kristiyano dahil Jesus already overcome the world. Hello? Pinagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng bagay para sa iyo at para sa akin.
Kaya ang ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, buhay na ganap at kasiyasiya. Ganap ka na sa iyong espiritual na kalagayan. Ganap na rin ang iyong kalagayang pangkatawan. Di ba? Hindi na dinagdag ng Diyos. Habang lumalaki ka, dinadagdagan kanya ng mata, dinadagdagan kanya ng tenga. Hindi po, buo. Ang kailangan mo lang ay malaman. Para sa ganun, yung abilidad ng iyong katawan. Abilidad ng iyong personalidad. Di ba pinag-aaralan ng mundo yan? Amen. Hello. Kaya ka nag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-aaral, nadidiscover mo ang sarili mo. Kaya mga kapatid, pag-aralan mo kung sino ka bilang anak ng Diyos at madidiscover mo si Kristo. At si Kristo kapag nadiscover mo, ay makikita mo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalakan, ang self-control. The fruit of the Holy Spirit, self-control. Hindi yung sa sariling kakayahan. Hindi ako kakain ito. Hindi po, mahihirap. Pero kapag ikaw ay nanahan kung sinasanabi ng Espiritu Santo sa buhay mo, magagawa mo yan. Not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, sinasabi sa iyo, anak ka ng Diyos. Makakatawag ka sa kanyang ama-ama. Tagapagmana ka. Lahat ng na kay Kristo, kasama ka. Lahat ng, anong na kay Kristo? Kapangyarihan. Anong na kay Kristo? Katalinuhan. Anong na kay Kristo? Pangkahinahunan. Anong na kay Kristo? Pag-ibig, pananampalataya. Na kay Kristo yon? Yes! Pero, ikaw ngayon ay kasama ni Kristo. Kaya ang na kay Kristo ay nasa iyo. Oh. Amen. Nasa iyo. Hindi ka lang katawan. Kaya po, my son, give attention to my word. Be conscious. Alright? What the Spirit telling you? Hindi lang yung five senses mo, hindi lang personality mo. Ang nalalaman mo, nakikita mo, kaya nga nandito tayo ngayon sa church na ito, upang sa ganoon ay matuto tayong mamuhay who you are in the Spirit. Oh. Hello. Na-acknowledge mo sa buhay mo. Hindi lang kung ano yung nararamdaman mo sa buhay mo. Hindi lang kung anong sinasabi ng mundo. Okay? Oh. John chapter 16 o chapter 14, tingnan nyo. Verse 21. Oh, maaga pa pala eh. Oh. Ganyan mo kapag quarter to 11, no? Oh. Pwede natin basahin tayong lahat. Oh. All right? Sige, verse 22, tingnan natin. Oh. Alright. Okay, magtuturo sa inyo, ngunit ang tagapagtanggol ng Espiritu Santo, ha, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, yun ang, remember, that He is a comforter, ibig sabihin, kinocomfort ka niya sa takot mo sa Diyos. Kinocomfort ka niya sa doubt mo sa Diyos. Kaya ang sabi ng binasa natin kanina, naparito ang Espiritu upang sa ganun, ipahayag niya at ipakilala niya kung sino ako sa inyo. Alright? Oh, hindi tayo nagdidepende sa Diyos. Eh. Kasi nakikita natin, ay ang sarili natin, nakikita natin yung five senses, hindi natin nakikita kung ano ang trabaho ng Espiritu Santo sa buhay mo. Hindi ka binigyan ng Espiritu Santo ng Diyos upang alipinin ka muli sa takot. Kundi ikaw ay makakatawag sa kanya, malaya, ama, ama ko. Di ba? Kung meron man tayong tinatawag na ama sa ibang hindi mo ama talaga, iba yung tono mo. Tang? No. Tang? No. Di ba? Pero kapag tatang, tang! Hello? Di ba? Oh. Oh, iba yung tono kasi meron kang relationship. Amin po ba? Na hindi big sabihin that you command, but there is a respect.
Okay, balikan natin. Verse 21, tingnan nyo. Napakahalaga po nito. Manifest, ha? Sige, bago pa. Sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Okay? So, ang umiibig sa Diyos, ay tumutupad ng kautusan ng Diyos. Alright? Yun po, dapat nating unawain yun. Kapag umiibig ka sa Diyos, tinutupad mo ang kanyang kautusan. Alright? Hindi yung kapag tinutupad mo, baliktad dito, baliktad. Karamihan ito yung pagkakilala ng tao o ng Kristiyano. Kapag tinutupad ko ang kautusan ng Diyos, mahal ko ang Diyos. Baliktad po yun. No? Hindi yung kapag, baliktad yun, no? Hindi yung kapag, sabi ng maraming Kristiyano, kapag tinutupad mo ito, nag-a-attend ka, nagbabasa ka ng Bible, nagbibigay ka ng 10%, tumutulong ka sa iba, mahal ko ang Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng pagtupad, ay naipapakita mo ang pag-ibig mo sa Kanya. Hindi po. Kundi kapag mahal mo ang Diyos, tinutupad mo ang Kanyang kautusan. Bunga po ng iyong pag-ibig sa Kanya. Alright? Kung bakit mo ngayon tinutupad. Out of the goodness, out of your acknowledgement. Amen. Na mahal mo. Out of your acknowledgement, that's why you love Him. And then, kapag mahal mo siya, natutupad mo ang kanyang kautusan. Naintindihan po natin. Kaya, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, sabi po ng 1 John chapter 2, chapter 3, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, bakit mo kaaway yung kapatid mo, kabrother mo, kung mahal mo ang Diyos? Oh. Ang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi dahil sa kanyang pagmamahal sa kapwa, kaya mahal ko ang Diyos. Nagmamalaki ka nun. Lord, dahil sa aking pagmamahal, kahit mahirap ko siyang mahalin, kahit masakit man ang loob ko, bibigyan ko siya ng ginisang balatong sa tuwing Biyernes. Di ba? Biyernes yung balatong eh. O, di ba? O, alam niya, bingkit kaya mo, baluye. Mayli kayo, uyapin nga mo nung kuken. O, di ba? Nag-react ka, ganun. So, my dear brothers and sisters, hindi dahil sa iyong pag-ibig sa iyong kapwa, kaya mahal mo. Hindi. Kaya, sa iyong pag-ibig sa Diyos, kaya mong mahalin ang iyong kapwa. O, amen po. Kaya po, kapag hindi mo na mamahal ang iyong kapwa, ibig sabihin, hindi mo minamahal ang Diyos. Listen. Ngayon, bakit mo siya kayang mahalin ang Diyos? Kasi siya ang unang nagmahal sa iyo. Kaya po, love God with all your heart. Bakit ganun in the Old Testament? Kasi po, malabo sa mga nasa Old Testament at hindi nila kinikilala kung gaano sila kamahal ng Diyos. Hindi kailangan sabihin ng magulang na mahal niya ang kanyang anak, kundi sa kanyang buhay at naipapakita niya na mahal niya ang kanyang anak. Hindi na kailangan, I love you, nak. O, hindi na kailangan sabihin, kundi nakikita sa buhay mo, ganun ang ginawa ni Jesus. Ganun ang ginawa ng Diyos. Hindi sila aware na sila ay mahal ng Diyos, unconditional. Kaya po, ganun na lamang ang sinabi ng kautusan, love your God with all your heart. Kasi una na yung pagmamahal ng Diyos bago niya sinabi yung love your God. Kaya ang isang magulang, bago niya sabihin sa kanya, nak, respetuhin naman ako. Kasi ibinigay na ng magulang ang kanyang pagmamahal at respeto sa anak. Alright? Amen po ba? Oh, ngayon, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magmamanipes sa kanila. Alright? O, yun po yung sinasabi ko po kanina, that the Holy Spirit, the life of Christ, will manifest in our lives. His wisdom, His righteousness, His holiness.
Okay? Amen po ba? Amen? His ability, not by might or by power, I can do all things through Christ. His inherit, His riches, according to His riches, hindi that according to this world. According to His power, not according to this power of this world. Walang masama sa power of this world? Yes? Walang masama sa power ng position? Walang masama po doon. Pero, it does not give you, hindi ka nakapagbibigay ng security and satisfaction. Kailangan mong i-preserve. Kailangan mong i-preserve ang position na yon. Amen. Hello. Are you with me? So, kapag ikaw ay tumaas ang position, tumaas ang sahod, kailangan lalo kang magbigay ng oras doon para ma-maintain mo. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay manager na, ukay-ukay ka na lang. Kuya-kuya-kuya ka na lang. Oh, ay, manager na ako. No! Mas malaki ang iyong demand. Hello? Hello? Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nagpariban, mayroong maintenance yan. Hello? Di ba? Kasi kapag hindi mo maintain yan, babalik. Pero kapag ito'y galing sa Diyos, He will sustain you. He will never leave you nor forsake you. Siya ang magme-maintain sa'yo. Antin dyan tayo po. Siya ang magme-maintain sa'yo. Oh. Hello. Kaya kapag pinagpala ka ng Diyos galing sa Kanya, it does not add sorrow. Oh. Kaya po mga kapatid, kapag tayo'y nabuhay sa spiritual, regardless of position, His life will manifest to you and they will see Jesus. Hindi ikaw ang makikita, hindi yung ability mo, kundi makikita si Jesus sa buhay mo. That the life of Christ, amen, kaya ito yung ating ano, ito yung magbabago sa atin, hindi yung mga batas ang magbabago sa atin na kung minsan ay dahil sa takot sa tao, dahil sa pera, natatakot tayo, natatakot sa kahirapan, kaya gagawin natin ang mga bagay na ito. Gagawa tayo dahil nakita natin ang bagong buhay natin kay Kristo. Na ito'y sapat at lahat ng kailangan natin ay na kay Kristo na ngayon ay nasa aking puso sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. You need love. You need everything. Whatever you need. Ama ko. Sapat siya kung ama dito sa lupa ay marunong magbigay yung pakaya. Kaya lamang hindi, kaya balik tayo sa pinakahuli. Alright. Pinakahuli yung illustration. Amen. Kaya kapag tayo dito lamang nabubuhay, dito lang sa dalawang ito, itong pink na ito, you will not experience who you are in Christ. Because who you are in Christ, that is the Spirit of God, the Word of God, was telling the Word of God to you. Hindi mo mararanasan kahit ikaw ay born again. Katulad ka lang ng isang taong hindi born again. Kasi hindi mo ito inilalagay sa iyong kaisipan. Hindi mo pinakikinggan, hindi mo binibigyan ng atensyon sa buhay mo. Kasi ito yung control center. Kung ano yung dinesisyon mo dito, yun ang lalabas dito sa body. Kaya ang pag dinidesisyon mo, ito lang physical world, ito lang impormasyon, ito yung dinesisyon mo, ito lang ang magmamanifest sa body mo. Hindi magmamanifest sa kagalingan, hindi magmamanifest sa blessing and inheritance mo kay Kristo. Yung joy, peace, mula kay Kristo, it will not manifest. At everything here is pantay-pantay po tayo. Kapag dito tayo mabubuhay, hindi tayo pantay-pantay dito. May negro. May maputi. Yung maputi, magpapaitim. At yung magpapaitim, magpapaputi. Hello? Di ba? Oh. Alright? That's why you need to be aware who you are in Christ. Who you are in the Spirit of God. Amen. Kaya po, gagawa po tayo. Kikilos po tayo. Ang buhay ni Jesus, it will manifest in our life. Dahil doon ang ating consciousness, yun ang ating attention sa buhay po natin.